may invalidate na yung work permit. So, mawawala na ng visa yung work permit ko. Yo, what's up mga coach? Welcome to my channel. It's Koy and this is Koy Story Vlogs. Wow, Merry Christmas mga boys. Merry Christmas guys, Pasko na. Paskong Pasko na dito sa Vancouver downtown. Guys, actually ngayon lang ako nakapunta dito ng minakapas siya ng ganitong gabi dito sa Vancouver. At sobrang, tignan nyo, ang laki ng Christmas ball. And tapos pwede kang dumaan dito sa gitna kasi meron silang parade carpet. Ay. Oh, may magjowa doon. Wow. May magjowa doon sa gitna. Pero, gusto ko sana dumaan dito sa gitna kaya lang. Meron nagpipipo. May nagsisip. Dito na ako. Ang daming Christmas lights. Ang ganda ng Vancouver kapag gabi guys. Gusto ko nang lumipat dito. Huh? Ang ganda kasi ang daming Christmas decors. Tapos ang shining, shimmering, splendid. Sobrang ganda ng city lights. Tapos dito sa gitna natin po. Ayan. Matatapos na yung giant Christmas tree. Siguro in 2 weeks or baka next week. Matatapos na yung giant Christmas tree dito. Ang ganda. Merry Christmas guys. Merry Christmas to us. Teka, saan ako pupunta? Maglalakad lang tayo kasi papakita ko sa inyo yung itsura ng Vancouver kapag gabi. Hindi naman ako masyadong nakakapunta dito. Like, hindi naman talaga ako nakakapunta dito pag gabi. Kaya, sishare ko na lang sa inyo kung anong itsura ng Vancouver. Night time. Ayun. Marami pa rin namang tao pag gabi kaya hindi naman nakakatakot pag lahat. Ay, hindi naman pala, hindi pa naman talagang gabi kasi ano pa lang guys. Ano oras na? 6 o'clock? 6 p.m. pa lang. Hindi pa ganun masyadong gabi. So let's see. Nagutom ako. Makakain muna tayo dito sa Jollibee. Ayan. Ang in-order ko ay ito. I have chicken joy of course, palabok. So nag-order ako ng isang extra na ano na 1-piece chicken kasi yung ano na yung palabok pala ay isang-isa lang yung kasama niya na chicken. Talaga yung na-miss ko talaga dito sa Jollibee yung chicken joy nila. Buti na lang drumstick yung binigay sa akin. Isang drumstick tapos isang ano, thigh part. Thank you.
sarap. Nakahamis na ba? Kasi magpapasko na. Pasko na yung ano yung pinapatugtog nila dito. Tapos dun sa labas, nakita nyo kanina. Sobrang dami ng Christmas lights. Maramdaman mo talaga yung Pasko dito. Dito naman sa lugar na to guys ay ito yung Canada Place pag gabi. Hindi ko alam bakit parang nag-flicker itong yung camera ko pag madilim. Ayun na, merong isang malaking bear sa gitna. Ayan, ang ganda no. Tapos may umuusok dun. Ano ko lang? Ang ganda. Ganda dito, paggabi, muni-muni, ganyan. Maganda sana kung meron ditong ano, no? Isaw. Isaw? Baka may tinda ng isaw din. Kasi may umuusok. Ano ba yun? Parang steam siya. Hindi ko alam saan ang gagaling. Ah, dito. Ano kaya ito? Welcome aboard. Bienvenue aboard. Ah, Canada Place. Ayan, ang dami Christmas tree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos sa kabila. Meron din. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, ano ito? Siguro parang... Ano ba ito? Christmas tree decorating contest ba ito? Kasi parang may mga company dun sa ano, sa loob. Baka donation. Meron pa dun sa kabila. Ayan. Ang ganda pala dito kasi parang ano, kamukha siya ng Aliw Theater, diba, sa Pasay. Ganyan din, may mga ilaw-ilaw. May mga kulay-kulay din sa ganda. Maganda siguro ito dun sa malayo. Sana pala dun sa kabilang side ako. Pero parang maganda. Mukha siyang barko kasi. Minsan dito sa ano na to, nakita ko one time yung ano, Disney Cruise. Dito yata yun eh. Dito yata nag ano yun eh, yung Disney Cruise. Disney Cruise. Yung naman Disney Cruise. Wala si Lolo. Baka napagod na. Santa Claus. Ang ganda dito guys. Parang nasa abroad. Dito minsan nakita ko yung Disney Cruise eh. Disney Cruise yung kapatid ni Donna Cruz. Hindi yung ano, yung cruise ship, yung ano, basta yung parang Titanic. Parang Titanic, hindi, yung basta cruise. Ang ganda ko, parang Aliw Theater talaga siya dito. Yung ibang kulay. There's no way we're gonna go, we were young. Hindi ko naman nung meron pa dun sa banda dun, pero parang wala na. Ah, ito pala yung port ng Vancouver. Kaya pala dito, minsan dumadaong yung cruise ship. Ganyan. Ganda. Pero parang wala na dun. Dulo na to eh.
walang event ngayon. Kasi Wednesday night. Wala na dun sa dulo. Balik na tayo. Ngayon, kapunta naman ako ngayon sa Gas Town kasi gusto siya makita ng gabi. Kasi maganda daw siya pag gabi. Pero before that, andito ako sa may waterfront station dito sa may downtown Vancouver. Ayan, nakikita niyo sa likod ko. Diyan yung waterfront station. Ayan yung isa sa pinaka dulo ng ng subway lines dito sa downtown. Hindi ko kasi kabisado yung downtown kasi hindi man ako talaga dagi dito. Well, sabi ko nga, share ko sa inyo yung reason kung bakit nga din ako hindi nakakapag-vlog ng madalas. Kasi una ay yung aking editing software ay medyo nagkaroon ng problema, so hindi ako makapag-edit ng video. So eto nga, nagawa na ng paraan. And pangalawa naman na reason ay kapag alam yung parang meron kang konting anxiety kasi nasa waiting game na nga tayo, diba, ng paghintay ng result para sa PR natin. So parang alam mo yun, kapag free time mo, ang kapalagi kong ginagawa ay naghihintay ng update, tumatawag sa IRCC kung ano ng balita. Kasi nga guys, mga hindi nakakaalam, kapag kasi na-approve na yung yung PR application mo, tapos dumating na yung COPR mo o yung confirmation of permanent residency mo, o resident, okay na, bahala kung anong gusto nyong gamitin. Sa case namin, kapag inland applicant ka o yung nag-apply ka dito sa loob ng Canada, ang matatanggap mo ay yung ECOPR o yung electronic confirmation of permanent residence. So yun na lang hinihintay ko. Sa before daw pandemic, ang ECOPR ay nire-release siya after 3 to 10 days daw ng pag-submit mo ng photo sa portal or pag-confirm mo ng Canadian address. Pero sa ngayon kasi, sobrang delay na. Like lahat, halos lahat ng naghihintay ng COPR, umaabot na kami ng 2 months, iba 3 months na, iba nga parang 5 months na yata hindi pa rin dumarating yung COPR nila. Sa case ko, naghihintay ako, magto 2 months na akong naghihintay ng ECOPR ko. So pag dumating yung ECOPR na yon, may invalidate na yung work permit. So mawawala na ng visa yung work permit ko. So ganun pala yung mangyayari. Once na dumating na or na-release na nila yung COPR, yung work permit na hawak ko ngayon, hindi na siya pwede. Hindi na siya magagamit. Like kung closed work permit ako, ibig sabihin hindi na ako closed work permit kasi nga PR na ako. So wala na akong obligasyon yung employer ko o yung employer ko sa akin as sa pagdating sa employment. Pero syempre, pagdating sa trabaho. So hindi na nakadepende yung status ko sa employer ko kasi nga permanent resident ka na ng Canada. So ganun yun. So hinihintay ko na yung ECOPR ko para maging, marami kasing benefits eh kapag PR ka na. Na-discuss ko na before sa mga naunang vlogs ko. Yan, nandito na ako sa Gas Town. Ito yung steam plaque ko. Ang ganda niya talaga pag gabi, guys. Ang daming ilaw. Ayun eh. Ang ganda. Di ba? Ito, di ba? Ang ganda oh. Ang ganda niya pag gabi. Ayun oh. Grabe. Nakapunta na ako dito dati. Kung naalala nyo yun sa dating vlog ko, nagpunta rin ako dito sa Vancouver. Pero umaga naman siya, so hindi ko masyado appreciate kung gano'ng kaganda yung mga ilaw niya. Kasi wala namang ilaw pag umaga. Tapos ngayon nga, ayun na, nakikita mo talaga siya. Maganda. Tapos nakikita mo ito. Ang ganda ng ilaw mo. Kasi may ilaw yung building. Tapos may mga Christmas lights sa mga puno.
parang gusto mo nilang dito tumira. Maglatag ka nilang ng karton dito sa sabay at hindi ko na matulog. Pero hindi, guys. Ang ganda niya talaga paggabi. So yun lang. Yun lang naman yung pinunta ko dito. Makapasyal ng downtown kapag gabi para makita kung ano yung tura ng bad progress sa night time. So that's it, guys, for today. Thank you for joining me dito sa vlog na to. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget, of course, to like yung ating video. Tapos share nyo na rin para masaya, no? Thank you for watching. God bless you. Bye.